Yan po, napakaraming barko. November 1, 2020. Araw ng Linggo, alas 12 ng tanghali. Tanghaling tapat na ito, mga ka-fitness. Pero ang panahon dito ngayon, makulimlim at maambon-ambon. May pabugso-bugsong hangin, pero di naman kalakasan. Pero ayon sa weather update, kasama na itong NCR na kung saan nandito kami sa isang vicinity ng Manila Bay, kasama na sa signal number 4. At saka nagkaroon na rin ng red alert na yung lahat ng mga nakatira sa coastal area na nasa paligid ng Manila Bay, which is Cavite, buong NCR na kung saan tabing dagat, Bulacan, Pampanga at saka Bataan, ay kailangan magsilikas na dahil sa malakas na hangin na umabot ng 200 kph na dala nitong super typhoon Rolly, ay posibleng magkaroon ng 2 to 3 meters na storm surge. Storm surge o kaya daluyong, no? Kung possible na magkaroon ng 3 meters na daluyong dito sa Manila Bay. At kami rito, napakaraming barko dito na naka-shelter, na kung saan ang inaasahan lang namin ay yung breakwater, na yung breakwater naman dyan ay pag high tide natatabunan din ng tubig, no, naaapawan. Okay lang kung sakali magkaroon yung storm surge na yan ay low tide, no, low tide. Pag nagkataon na high tide at magkatotoo yan, sinasabi nila na 3 meters na storm surge, ay kami rito siguradong dadaan sa matinding pagsubok. Sa ngayon naman, eh, kami ay naghahanda na sa sinasabing storm surge na yan. Nagdublitali na, nakalaglag na yung mga angkla ng bawat isa. Ngayon, pag dumating talaga storm surge na yan, baka magkanya-kanyang andar lang na makina para makalaban dun sa pwersa. Doon kasi sa sinasabi na kailangan lumikas na, kaming mga marino ay hindi pwedeng lumikas. Hindi namin pwedeng iwanan yung aming barko. Eh, lahat tayo may sinumpaang tungkulin, at kami naman ay yan ang aming sinumpaang tungkulin, no? Na huwag talagang iwanan yung barko hanggat nakalutang yan sa tubig. For example, iwanan natin yan, no? Diba? So kung iwanan natin yan, wala nang tao. At nagkaroon ng daluyong na yan, no? Nagkaroon ng daluyong, lahat ng barko na to pupunta sa tabi doon sa mga kabahayan, diba? Normal na lang yan sa tuwing may bagyo, diba? Yung mga barko na pupunta doon sa mga kabahayan. So kayong mga nasa coastal area dyan na tabing dagat, tama lang talaga na magsilikas kayo, dahil yun ang posibilidad, no, na magkaroon ng storm surge. Posibleng ma-wash out yung iyong tahanan, at saka may kasama pa yung mga barko pag sobrang lakas, no? Kaya kami naman nandito lang, no? Gaya dyan sa inyo, yung bahay nyo, mga bubong nyo, tinalian nyo, kami rin nagdublitali lang din kami rito. Ngayon, kahanda naman namin sa sarili namin ay yung mga gamit, bahala na yung mga gamit. Ang importante yung papilis mo, no? Kasi ang hirap pag training, kaya tapos mga papilis mo mabasa lang yan, mawala, mawas out dun sa bagyo, no? Yun lang, mga ka-fitness, dito lang talaga kami kahit may posibilidad na magkaroon ng storm surge. Dito lang talaga kami. Bantayan namin ang aming mga barko. Napakaraming barko dito, mga ka-fitness, oh. No? Kita nyo naman yung mga previous vlog ko, napakaraming barko. Sa ngayon, makikita mo, ayan, may mga ilaw. May mga ilaw sila. Kasi, yan, mga naka-standby engine na yan. Kasi nga, nandito na, signal ng Bertor na. At posibilidad na lakas, na lalakas itong hangin na ito, eh, magkaroon ng storm surge dito sa Manila Bay. So hanggang dyan lang, mga ka-fitness, ito si Jumarino Muscle, ang nagsasabi na magkanya-kanyang ingat na lang talaga tayo sa posibleng pinsala na dulot nitong super bagyong ano to, super typhoon na Rolly na ito. So abangan na lang ang sunod ko pang mga video, mga ka-fitness.